at talakayan sa DWIZ. Paghimay sa mga isyong pambayan, palayak sa mga personalidad sa likod ng balita, komentaryong umaatikabo, balanse at patas na pananaw sa mga usapin. Ito ang Balita at Talakayan sa DWIZ. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang may bago na naman. Para everyday may nagbabago rito, ha? Oh, pero maganda yan, maganda yan. Para sa ekonomiya, para sa ikauunlad, ang mga pagbabago. At tamang-tama, no? Kamusta ko kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalagayan. Walang anumang nararamdaman, walang lagnat, walang sinat, walang sakit ng katawan. Walang ubo, walang sipon, at syempre lahat, igit sa lahat, walang COVID. Yun ang pinaka-importante. Ano ho? Ito ang inyong lingkod, JMR Dagalay, pupugay, bumabati sa inyo ng napakagandang umaga ng Martes, ikalabing lima sa buwan ng Pebrero taong 2022. Sa ating palatuntunang Balita at Talakayan sa DWIZ. Balita na tayo! Dagang kaso ng COVID-19, lalo pang bumaba, mahigit 2,000 Pilipinas, nasa low risk classification na ng COVID-19. DWIZ! Alert Level 2, mananatili sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. DWIZ! Black Hearts Day protest, isinagawa ng health workers kasabay ng Valentine's Day. DWIZ! Health protocol sa kampanya ng mga kandidato, hindi nasusunod ayon sa PNP. DWIZ! Ika-7 linggong taas sa singil sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. DWIZ! Libreng sakay ng LTFRB, pinaplansya na. Operasyon ng LRT Line 2, posibleng wantala simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Pebrero. DWIZ! Pagitna na nagbabadyang digmaan mayorya ng mga Pilipino sa Ukraine, walang balak magbalik bayan. DWIZ! Tunog! Naitala sa 2 lungsod sa Metro Manila. DWIZ! Balita at talakayan sa DWIZ! Anim na minuto makalipas sa ika-6 na umaga. COVID-19 update. Nakapagtala Pilipinas sa mahigit 2,700 bagong kaso ng COVID-19 batay sa inilabas sa datos sa Department of Health, DOH. Nasa 2,730 ang bagong kaso, kung saan nasa 3,639,942 ang kabuuan kaso ng COVID-19 sa bansa. Mula sa nasabing bilang, aabot na sa 76,609 ang aktibong kaso ng virus, habang nasa 3,508,239 ang kabuuang total recoveries, matapos itong madagdagan ng 7,456. Nakapagtala naman ng 164 na bagong nasawi dahil sa coronavirus, dahilan upang umakyat na sa 55,094 ang total death toll. COVID-19 update. Balita at talakayan sa DWIZ. 8 minuto makalipas sa ika-6 na umaga. DWIZ! Itinuturing na nasa low-risk classification ng COVID-19 transmission ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III sa isinagawang talk to the people ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ayon sa kalihim, nakapagtala ang Pilipinas ang negative 2-week growth rate na negative 74% at low-risk average daily attack rate o ADAR na 5.26 per 100,000 individuals. Sa kabila nito, nasa moderate risk naman ang mga rehiyon ng Western Visayas, Davao Region, Sokcharjen at Cordillera, habang nasa low risk anya ang intensive care unit utilization ng bansa. At maganda po ito,
mababa po. Ibig sabihin ito, yung bilis o tulin ng pagkalat ng COVID ay ang laki po ng ibinagal. Samantalang average daily attack rate natin from a high risk of 20 plus cases per 100,000 population as a 5.26 na lang po ito. Kaso nito, aabot naman sa 70% ng populasyon sa 10 rehiyon sa bansa ang fully vaccinated na, habang umakyat sa 6.5 million na Pilipino ang bakunado rin laban sa COVID-19. Ayon kay Vaccine SAR at Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, Secretary Carlito Galvez Jr., nangunguna sa listahan ang National Capital Region na sinunda ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Cordillera, Calabar Zone, Western Visayas, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Mimaropa sa may pinakamataas na vaccination rate. Gayunman, mababaan niya ang vaccination rate sa ilang bahagi ng Mindanao. Sir President, ay may naitala na po tayo na 10 rehiyon na may mataas na coverage na 70% and above. At 5 po dito, even above 80% vaccination coverage. Kasama na po dito ang NCR, Region 1 and 2 and 3, yung CAR. Ang pinakababa na lang po, Mr. President, ay itong BARM. Kaya po, pupunta po ako sa Zamboanga at doon po kami magpapaturok din po yung mga bata doon at saka doon pupunta po ako ng Basilan. Yan po ang tinig ni na Secretary Francisco Duque III ng Department of Health at Vaccine SAR at Chief Implementer Carlito Galvez Jr. sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Balita at talakayan sa DWIZ. 10 minuto makalipas sa 6 ng umaga. GWIZ! Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso kahapon, nagsagawa ng Black Hearts Day protest sa mga health workers sa harap ng Department of Health o DOH Main Office sa Maynila. Ito ay para ipagpatuloy ang panawagan na maging maayos ang pagbibigay ng gobyerno ng kanilang benepisyo at kompensasyon. Ayon kay Alliance of Health Workers National President Robert Mendoza, paulit-ulit silang nananawagan sa pamahalaan na ibigay ang nararapat na benepisyo para sa mga health workers at solusyonan ang malalang problema ng understaffing sa mga ospital. Bukod pa riyan, hindi rin sang-ayon ang grupo na sa bagong sistema sa pamamahagi ng allowance o ang One COVID-19 allowance ng DOH. Ayon sa mga health worker, hindi na nila maramdaman ang pagpapahalaga ng pamahalaan dahil sa patuloy lamang silang binabarat sa kabila ng krisis ng COVID-19. Matatandaang noong bayan ni Hantu ay nagkaroon pa ng mga health workers ng Special Risk Allowance o SRA, Active Hazard Duty Pay, meals at accommodation, gayon din ang transportation. Pero nang niluwagan ng restriksyon sa bansa, unti-unti na rin binabawasan ang benepisyo ng mga health workers. Ng Alliance of Health Workers so, na umaabot na sa 12 hanggang 16 na oras kada araw ang kanilang trabaho dahil sa problema sa understaffing. Ayon pa rin kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, wala pa rin pagbabago sa sitwasyon ng mga health workers dahil mayroon na talagang chronic understaffing kahit wala pang pandemya. Kahit bumabaan niya ang kaso ng COVID-19 sa NCR at iba't ibang rehiyon sa bansa, nagkaroon pa rin ang serbisyo na ganun pa rin ang serbisyo na ibinibigay ng mga nasabing manggagawa dahil sa sinasabing standard ng Department of Health noong one nurse is to 12 patients o mula nang magkaroon ng COVID ay naging one nurse to 3 patients na lamang. Samantala, nanawagan si Mendoza hinggil sa mga utang na benepisyo sa mga health workers at tutulan ang bagong One COVID-19 Allowance Scheme ng Department of Health. Balita at talakayan sa DWIZ. Inihayag ng Malacanang nananatili sa Alert Level 2 ang National Capital Region hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ito'y matapos mapagkasunduan ng Metro Manila Mayor sa Pasyang Papalawig sa Alert Level 2 sa Calacang, Maynila. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexie Nograles, isa sa ilalim naman sa Alert Level 3 ang ilang lalawigan sa bansa kabilang na ang Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato.
Ang mga lugar naman na nasa ilalim ng Alert Level 2 ay papayagan ng 50% kapasidad sa loob ng mga establishmento, habang 70% naman sa outdoor. Ang mga nasa Alert Level 3 ay magkakaroon ng 30% capacity sa mga indoor venue, habang 50% capacity naman sa outdoor venue. Sa bawal naman sa ilalim ng Alert Level 3 ang in-person classes, contact sports, perya at casino. Inihayag ng Manila Metropolitan o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA matapos isailalim sa Alert Level 2 ang National Capital Region ng NCR. Ayon kay MMDA Officer in Charge General Manager Romando Artes, mula sa magaan naging moderate hanggang sa mabagal ang daloy ng trapiko, lalo na kapag rush hour. Dagdag pa ni Artes, nagkaroon ng pagsisikip mula nung ibawa ang Metro Manila sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 3. Dagdag pa ni Artes, nasa 345,000 na ngayon ang daily volume ng mga sasakyan sa EDSA. Patuloy naman na binabantayan ng MMDA ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Balita at talakayan sa DWIZ. Plano ng pamahalaan na magsagawa ng buwan ng bayanihan bakunahan drive sa ilang lugar upang itaas ang vaccination rate sa bansa. Kinumpirma ni Health Undersecretary Mirna Kabutayan, Chairperson ng National Vaccination Operations Center, na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang buwan ng National Vaccination Drive contra COVID-19. Kailangan anya itaas ang vaccination rate, particular na sa senior citizens, lalo't na sa 2.5 milyon ang naturang age group ang hindi pa rin bakunado. Batay sa datos ng National Vaccination Dashboard, aabot lamang sa 5 milyong senior citizens ang nakatanggap na kanilang first dose, habang 6.2 milyon naman ang fully vaccinated. Nasa 1.5 milyong senior citizens ang nakatanggap ng booster shot, samantala umakyat rin sa 1.5 milyong individual ang binakunahan sa 3rd bugso ng Bayanihan Bakunahan Program. Nakitaan ang ilang paglabag ang mga kandidato sa COVID-19 health protocol sa kanilang pag-iikot at campaign rally sa Metro Manila at ibang mga lugar. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson to the Chief PNP, Colonel Gene Fajardo, hindi nasusunod ang itinakdang minimum public health standards, maging ang guidelines sa Commission on Elections o COMELEC. Aminado si Fajardo na malaking hamon sa kanila ang pagbabantay sa mga kandidato dahil ito ang kauna-unang beses sa may kampanya kahit may pandemya. The COMELEC being the agency in charge of the election po talaga, we will be waiting for the directive po ng COMELEC on how to proceed with these cases. Dahil po itong paglabag po talaga ng mga health protocols ay nasa ilalim po ng Department of Health. Ayaw na rin ito, sir, sa inilabas na guidelines ng COMELEC. At lahat po ng violation ng guidelines ay considered po na election offenses, that under the shop po ng COMELEC po yan. Mag-aantay po ang PNP kung ano po ang ipapatupad at... Yan po ang tinig ni PNP spokesperson to the Chief PNP Police Colonel Gene Fajardo sa panayaman DWIZ. Samantala, pagdating naman sa seguridad ay naging mapayapa ang pagsisimula ng campaign period simula noong Pebrero 8. Balita at talakayan sa DWIZ. Epektibo na ngayong araw ang 7th taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagsimula magtaas ang presyo ang kumpanyang Caltex kanina alas 12:01 ng hating gabi, kung saan papalo sa 1.20 ang dagdag singil sa presyo ng kada litro ng gasolina, 1.05 naman sa presyo ng kada litro ng diesel at 65 sentimos naman sa kerosene. Magpapadupa na kaparehong presyo mamaya alas 6 ng umaga o ngayong alas 6 ng umaga ang Shell, Sea Oil, Petron at Flying V. Lumarga na ho yan, mga kaibigan. 1.20 sentimos ang magiging singil ng kumpanyang Petrogas at Unioil sa gasolina. Gayun din sa diesel, 1.5 naman sa diesel. Maliban na lamang sa kumpanyang Tintuel na magpapadupad na kaparehong presyo mamaya alas 4 ng hapon. Sa ngayon, ang year-to-date adjustment stand ay nasa kabuuang 7.95 pesos kada litro ng gasolina, 10 pesos 20 centavos para sa kada litro ng diesel, at 9 pesos at 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang mataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong linggo ay epektibo ng galaw sa international market
noong nakalipas sa linggo at tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Balita at talakayan sa DWIZ. Magbigay abiso naman ang pamunuan ng LRT, Light Rail Transit 2, sa mga pasahero na maglaan ng maraming oras para sa kanilang paglalakbay dahil sa mga delay trips at epekto sa pag-upgrade ng kanilang signaling system. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang pagpapalit ng communication link ay at pag-upgrade sa interlocking module ng signaling system upang matiyak ang kaligtasan ng linya ng tren. Nabatid na ang proyekto ay nagsimula o magsisimula ngayong araw na ito at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Marso. Samantala, maaari naman magkaroon ng pagkaantala sa arrivals at departures sa mga tren sa istasyon dahil sa pag-upgrade ng signaling system. Malapit na ipatupad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang libreng sakay at fuel subsidies para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgado III, may mga tinatapos na lamang na detalye ang ahensya at Department of Budget and Management kung saan naabot sa 1.7 bilyong pisong service contracting program at 2.5 bilyong piso naman para sa fuel subsidy. Dagdag pa ni Delgra, itong nakikitang solusyon ng LTFRB at ang Department of Transportation sa gitna ng walang patid, walang patumanggal, walang pagpigil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nababatid naman sa ilalim ng fuel subsidy, hindi lang ang pampasayerong mga jeep ang masasakop nito, kundi pati na rin ang mga bus, taxi at UV Express. Habang aabot naman sa 6,500 piso ang one-time fuel subsidy na matatanggap ng kada unit ng pampublikong sasakyan. Sa 375 o nasa 50 pamilya na apektuhan ng sunog matapos mabuan ng 25 bahay sa barangay Nangka, Marikina City, alas 10 ng umaga kapon. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ideklarang fire under control. Sa payag ni Fire Officer 4, S. Gemar De La Torre, nagsimula ang sunog sa tres terrace ng o balkonahe ng two-story house sa pagmamayari ng isang Marina Galia. Wala naman ay talang nasuwi o nasugatan sa nangyaring sunog pero aabot sa 100,000 piso ang danyos na naabo. Samantala, nagkaroon din ang sunog sa residential area sa Kabaan ng Mother Ignacia, Barangay Paligsaan, Quezon City, alas 10 kagabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog pero patuloy na inaalam ng mga otoridad ang detalye nito. Balita at talakayan sa DWIZ. Oras sa buong kapulang Pilipinas, DWIZ. Alas 6:21 na umaga. Balita at talakayan sa DWIZ. Alas 6:24 na umaga, DWIZ. Oy, tanggap muna tayo ng pagbabalita mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Ay, ang lungsod ng Pasay ay nakapagtala po ng 4 na bagong kaso ng COVID-19. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakapagtala ng 4 na bagong kaso ng COVID ang lungsod ng Pasay dahil dito ayon sa Pasay LGU. 27 ang kasalukuyang active cases sa lungsod. Umakyat naman sa 28,086 ang bilang ng mga gumaling matapos makarecover ang 5 pang pasyente. Samantala, sumirit naman sa 28,693 ang total confirmed cases sa Pasay, habang 580 naman ang death toll. This Patrol 13, Gilbert Perdes, nag-ulat para sa pilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes. Balita at talakayan sa DWIZ. Ang Food and Drug Administration na magpasaklolo sa mga lokal na pamahalaan upang pigilan yung mga sari-sari store na magbenta ng mga gamot na may kaugnayan sa COVID-19. Ito yung mga molnupiravir, remdesivir, ano ba yung isa? Tocilizumab, yan ang mga gamot kontra COVID-19. Pero meron pang isa, yung Paxlovid, no? Saka yung isa, yung generic Paxlovid, no? Yung generic ng Paxlovid.
Ang sabi ho rito ni FDA Deputy General Manager o Director General Oscar Gutierrez, ang hakbang ay layong maiwasan ho ang pagkalat ng mga peking gamot, particular na yung mga may kinalaman nga ho sa COVID-19. Dahil ho yun sa mga sari-sari store, hindi naman ho nasasala kung peke o genuine yung mga gamot na nabibili dyan. Ano ba, bibili ka ng paracetamol, bibili ka ng penipropanolamine, di ba? Yung panggamot sa sipon. Meron kang yung gamot sa ubo, di ba? Meron din dyan mga gamot sa trangkaso. O yun, yung mga ganyan yung nabibili sa mga sari-sari store eh. Pero hindi ka hindi tayo na kasi siguro mga kaibigan, kung yung mga gamot bang yun, eh nasasala maigi. Siyempre, yung mga nagtitinda sa sari-sari store, ang layo nila, sakasakali niya, in case of emergency, meron silang may bebentang gamot. Ang problema, bibili nila yon, nabibili nila yon, either meron silang supplier or binibili rin nila sa mga butika. Ang problema, kapag yan eh nabili sa, nabili sa tao, di ba? Eh, hindi mo alam, baka mamaya kung saan lang binili yan, eh, peki pala yung mga gamot na yan. Kaya ho ang sabi ng FDA, kung maaari, i-regulate, pigilan yung mga sari-sari store na magbenta ng mga gamot. Oh, ang pahayag ni Dr. Gutierrez ay inihayag kahapon, kagabi, sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung saan, sinabi nito, na ang mga LGU ang nag-i-issue ng lisensya o permit sa mga sari-sari store. Maaari anya magpasa ng ordinansa sa mga lokal na pamahalaan na magbabawal sa mga sari-sari store na magbenta ng gamot. Pakinggan natin ang tinig ni FDA Deputy Director General Oscar Gutierrez. Sari-sari store na nagbebenta po ng gamot, doon po sa 185, 78 po doon ay na-confirm natin talagang nagtitinda ng medicine in violation po of the Pharmacy Law and FDA Act of 2009. At dito po sa 78 na nagtitinda po ng medicine, ay 9 out of 78 po were found selling medicine that were fake medicines po. 13 fake medicine po yung nakita natin, and mostly COVID-related medicines po. So in violation naman po ito ng Special Law on Counterfeit Drug. No. Si FDA Deputy Director General at Officer in Charge, Dr. Oscar Gutierrez o, sa naging Talk to the People kagabi. Eh dahil o, pero sa akin ha, mas mabuti siguro kung yung mga may-ari ho ng sari-sari store, ako sa akin, sali po pigilan niyo yung mga sari-sari store na magbenta ng mga, yung mga gamot na basic. No, kasi pag sinabing pigilan magbenta ng gamot, parang ang nagiging intindi o pangunawa ng ating mga kababayan ay lahat na ng uri ng gamot. Pero meron no kasi mga gamot na binebenta sa mga sari-sari store na mga basic na kailangan natin kung hindi man na tayo makapunta ng butika. Di ba? Pero kung may mga butika naman diyan sa lugar ninyo, may malapit na butika, eh, ang maganda, manapay, doon sa mga sari-sari store, kung magbebenta naman sila ng gamot, wag na yung mga gamot na, sabi nga eh, kailangan sa butika lang binibili. Eh, diba? Meron naman tayong mga tinatawag na over-the-counter drugs eh. Yung mga over-the-counter drugs na yun, yun na lang ang payagan na ibenta sa mga sari-sari store. Para na sa gayon, in case of emergency, kailangan mo ng gamot sa ubo, kailangan mo ng gamot sa lagnat, kailangan mo ng gamot sa, di ba? O, ay, may mabibilan ka kahit na 10 oras ang gabi. Kasi may mga sari-sari store. Bukas, 24 oras eh, di ba? O, kaya ang mas manapay, makabubuti, mga kaibigan, na iano natin, no? Ilagay natin sa konteksto yung ano ba yung mga pagbabawal ng mga gamot. Siyempre, ang ipagbabawal ng mga gamot dyan, yung mga kinakailangan ho ng reseta ng mga doktor. Tama rin ng FDA sa kabilang banda. Bakit? Kasi may mga sari-sari store nagbebenta ng antibiotic eh. Bawal yun.
ang antibiotic kailangan may reseta ng doktor. Dahil ang antibiotic, napakaselan ho yan. Hindi ho komo meron kayo nararamdaman mga sakit-sakit sa katawan, antibiotic agad kayo. Hindi ho. Meron ho mga regular, mga requisitos na sinusunod sa pag-inom ng antibiotic. Oras sa atin, sa buong Kapulang Pilipinas, DWIZ! 31 na umaga. Balita at talakayan sa DWIZ! Alas 6.33 ng, o 34 na ng umaga, DWIZ! DWIZ, Bantay Halalan Coverage. Inihayago ng Commission on Elections o COMELEC, mga kaibigan, na gumagawa na ng paghihigpit para sa personal na pangangampanya upang limitahan no ang panganib ng infeksyon ng COVID-19 sa 2022 campaign period. Ayon no kay COMELEC spokesman, Director James Jimenez, na posibleng pigilan daw ho ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad. Ito yung matapos na mga tuwiran sina Presidential Advice, Presidential Aspirants na si Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Tito Soto III, na ang pagbabawal sa pisikal na gawain ay hindi raw praktikal. Hindi raw praktikal. At hindi pinag-iisipang mabuti. Sinabi pa ni Jimenez na ang pagharang sa ilang aktibidad ay may tuturing na paglabag kung saan hindi lahat ng mga karapatan ay absolute, sabi nga. Samantala, ipinabatid pa ni Jimenez na agad na i-report sa COMELEC ang mga nakikitang campaign violations ng mga kandidato. Nagpaliwanag o ha, nagpaliwanag ang kampo ni presidential candidate, mga presidential balls doon sa kanilang hindi pagdalo sa pinatawag kong presidential debate sana ngayong araw na ito ng Sunshine Media Network Incorporated. Ito ho yung stasyon sa napagmamayari ho ni Pastor Apollo Quebuloy. Ayon ho kay Senador Manny Pacquiao, meron siyang isinampang kaso kay Quebuloy na dahil sa na may kaugnayan sa libel, at hindi raw siya makapupunta dahil meron daw kinakaharap na kaso itong si Quebuloy. Sa panig naman ni Vice President Lenny Robredo, conflict of schedule ang naging dahilan kaya't hindi siya makadadalo sa pag-debate ngayong araw na ito. Ayon naman kay Presidential Senator Panfilo Ping Lacson, meron na raw kasing napipiling kandidato at ini-endorso itong si Quebuloy kaya't hindi siya pupunta sa presidential debate ni Pastor Quebuloy. Ayun. Pero ang mananatili hong dadalo sa naturang debate ay sina presidential aspirant at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos, gayon din si labor leader Calio D. De Guzman. Nauna ho dyan ay inihayag na ho ni Atty. Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ho ni Ginoong Marcos, na hindi dadalo ang dating senador sa ikinasanamang presidential debate ng CNN Philippines. Ito upang bigyan daan daw ho yung kanilang pagdalo doon sa presidential debate. Nagkataon nagkasabay eh. Nagkasabay. Kaya doon daw sila na pauo doon sa presidential debate ng SMNI. Ang problema, nagkakaroon ng mga conflict of schedule. Maganda ho sana, alam nyo, marami nag-aabang yung COMELEC yung COMELEC initiative, na ibig sabihin ang yung panahon ba ng 2016 na ang COMELEC ang nagkasa ng presidential debates, no?
yan ay ibinahagi sa tatlong network. Di ba? No, tatlo pa network eh. Di ba? Sa tatlong stasyon. Na simulcast sa lahat ng stasyon ng radio, telebisyon. Hindi ba? O, meron sa, anbawa, meron ang GMA 7, meron ang TV 5. O, ngayon, dahil meron din ang CNN Philippines. O, ngayon, pwede na doon, di ba? Tapos, isa simulcast yun sa lahat ng mga himpilan ng radio na mga affiliated doon sa, ano na yun, doon sa mga stasyon na yun. O di kaya yung mga partners, di ba? Meron naman ganyan eh. Maganda ho siguro kung merong mga ganyang inisyatiba manggagaling na mismo sa COMELEC para ang sabi nga eh, ang mga isyong pag-uusapan marahil ay mas masasala. Ano ho? Hindi naman sa pag-question doon sa mga naunang presidential debates. Yan ho ay inisyatiba nila para na sa gayon ho makilatis yung pong mga kandidato. At yan ho ay nakabatay ho sa kanilang mga production team. Ano, bawat ho kasi istasyon ng mga telebisyon, may mga production staff ho yan eh. Mga production team ho na bumubuo dyan. At sila ho ang kumikilati, sila ho nagsasala na mga issue na tatalakayin doon sa presidential debates. No? Ang namimiss lang nga ng tao yung mismong manggagaling sa COMELEC kasi pagkat ang COMELEC ang maglalatag mismo ng mga paksang pag-uusapan eh. At least so na pag-usapan na pagkasunduan both ng mga partido at ng mga TV networks o yung mga network ho na magpapalabas nito. At meron ho itong guidelines mula sa COMELEC. Siguro hintayin natin yung electronic presidential debate na ikakasaho ng COMELEC via social media. Siguro naman ho doon nakaharap na itong mga kandidato na to sapagkat yung mga presidential debate na yan ay inorganisa ng iba't ibang mga entities. Wala naman ho masama ron eh. Yan ho ay bahagi ho ng kanilang pagkilatis, paraan ng pagkilatis sa mga kandidato. Pero, ang aming hong, sabi nga, pakiusap, no? Sana, pakinggan din ng COMELEC yung hinaing ng taong bayan na magkasa ng isang, sabi nga, well-organized na mga presidential debate tulad ng ginawa natin noong 2016. Napakagandang simulain ho noon para ho sa kasaysayan ng eleksyon. Dahil, alam nyo, pagka ganyan ho kasi ang nangyayari, merong basbas ng COMELEC, no? Ang nagiging edukasyon sa mga butante, nagiging mas malawak, mas komprehensibo, at sabi nga stick to the issues lang. Ano ba mga plataforma nyo? Ano ba ang plano ninyo sa mga gantong issue na kinakaharap ng bayan? Ano ba ang mga dapat na gawin, solusyonan ng mga problema? Kahit sabihin ninyong mga pabalat bunga lang yan, kahit sabihin ninyong mga salita-salita lang yan, yan o ang magiging resibo ng taong bayan para singilin yung mga mananalong kandidato pagdating ho ng kanilang termino. Balita at talakayan sa DWIZ. Oras mga kaibigan, alas 6:42. 18 sandali bagong alas 7. Balita at talakayan sa DWIZ. Alas 6:43 ng umaga. DWIZ. Hoy, maaari pa raw magtuloy-tuloy ho ang pagtaas ng presyo ng mga produkto petrolyo hanggang sa buwan ng Setyembre. Naloko na. Ano pa bang hihingahan natin dito? Pero sabi nyo nga, sabi nga nung aking kilalang lagi ko nakakasama sa kapihan. No. Gusto mo mawala traffic? Gaya mo 1,000 piso kada litro ng gasolina, walang traffic. Problema, patay ang ekonomiya natin. Pagka hindi gumalaw ang mga tao, di ba? Sa bagay, yun nga ho ang paulit-ulit na panawagan, di ho ba? Lalo na ngayon na nasa panahon tayo na pandemya. Hangga't maaari ho, kung wala naman nung kwenta yung ating pupunta, huwag na tayo lumabas.
May paubayan na lang natin doon sa mga talagang kinakailangang bumiyahe. Mag-aayos ng mga permit. Magbabayad ng amilyar. Sandaling oras lang naman yan. Pagkabaya niya, alis na. Diba? Mga mamimili ng pagkain. Di ba? Pero yung pamamasyal, sabi nga oo, dalawang taon na tayo mahigit na nasa bahay. Sabi nga. Pero kung sabi nga tulungan natin yung ating ekonomiya na tumakbo, di ba? Tulungan natin yung ekonomiya na lumago. Kaso nga lang nga ho, makikita ninyo, pag kayo ho ay dumadaan sa EDSA, kung kayo sumasakay ng mga bus, kung kayo bumibiyahe sa EDSA, makikita ninyo, mas marami ho, eto na ho talaga yung patunay, mas marami ho yung mga pribadong sasakyan na pumapasada. Tingnan niyo yung mga papubliko sasakyan, MRT, yung EDSA carousel, yung iba mga bus, mga jeep. Yung iba dyan, walang laman. Yung iba dyan, kakaunti, kakalog-kalog. Pero pag nakita nyo, magsabayan yung MRT, EDSA carousel, saka yung EDSA, mas marami hong mga sumasakay sa mga pribadong sasakyan. Ilan lang hong ang sakay nun? Driver. Isa. Driver lang. Nagmamaneho. Karamihan doon sa mga sasakyan na yun, walang sakay. Hindi yun ba? Dahil nga ako nahihirapan na nga bumiyahe. Nandun na ho tayo. Kaya nga, ang panawagan nga ho ng transport group, buksan na yung ibang mga biyahe na inanunon, ng mga isinara noon. Pero sabi nga, ito, mananatili tayo sa alert level 2 hanggang sa katapusan ng Pebrero, waiting tayo. Dahil pagdating ng March 1, posibleng ibaba na sa alert level 1 ang quarantine status ng Metro Manila at maraming lugar sa bansa dahil nga ho dun sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. At pag nag-alert level 1 na tayo, mga kaibigan, ano na yan? Sabi niya, ito na yung new normal, di ba? Ito na yung lahat ng mga establishmento, bukas na. Pwede ka nang makabili sa sari-sari store 24 hours a day, di ba? Yan na eh. Pero ang mangyayari lang diyan, para kang bumalik sa dati dahil yung sa negosyo, marami nang bukas. Ang problema mo niyan, hanggang ngayon naka-face mask ka pa rin. Hindi ba? At hanggang ngayon hindi pa rin kayo pwedeng sariling pag-iwas na lang sa mga matataong lugar. Sa jeep, wala kang magagawa dahil talaga siksikan dyan. Sa mga jeepney, wala kang magagawa, siksikan talaga dyan dahil karamihan sa mga sumasakay ng jeepney ngayon, puro mga nagtatrabaho. At kailangan nilang lahat na makapasok sa trabaho. Ngayon, hindi naman pinapayagan, halos karamihan, hindi na pinapayagan yung mga nag-work from home. Kasi ang katwiran ay kakayanin naman ng makapasok sa mga sa mga opisina. Pero may mga ilang kumpanya ho na nakita yung kagandahan ng work from home. Nasabi nga, mas makatitipid sila kung sila'y rumerenta ng espasyo o lugar para sa kanilang opisina. Salit na ipangrenta nila yun, ipang dadagdag nila sa benepisyo ng kanilang mga manggagawa, panggastos sa internet, panggastos sa kuryente, dahil sa bahay na nga nagtatrabaho. Kailangan na lang nila doon, masusing monitoring para na sa gayon, hindi naman sabi nga, hindi naman mahuling na natutulog yung, yung kanilang mga empleyado, hindi yun ba? Alas 6:48, 12 minutos bagong alas 7. DWIZ! Tinatawagan nun namin si Dr. Rogin Solante, ang infectious disease expert. Doktor, kayo raw ay nakausap ng aming hiyas na kahapon umuo daw kayo. Baka ho pwede, baka naman ho. Mapagbigyan ho kami. Natawagan daw ho kayo, na-text daw ho kayo Baka naman ho. Pero marami pang issue hiyas, baka pwede tayong kumuha kahit ano. Dami-daming issue. Mag-i-stick lang ba tayo sa isa? 'Di ba? Daming issue dapat pagdating sa mga ganitong kurso, mabilis ang isip natin diyan.
Diba? One click at a time. Oh, hindi po pwede ito. Ito, subukan to. Ito, subukan to. Oh, dapat nagbabasa tayo ng dyaryo para nakikita natin, nalalaman natin yung mga issue ng bayan. Alas 6.40 o alas 6.50 na nga. 10 minuto. Bago ang alas 7. TWIC! Hindi para ho nakikita ito ha. Usapan traffic pa rin. Hindi pa rin ho nakikita na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pangangailangan na expansion ng number coding scheme. Ayon ho kay MMDA Officer in Charge at General Manager Romando Artes, magpapasya ang MMDA sakaling hindi na kaya o talagang masikip at kailangan nang magbawas ng bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Ipinaliwanag naman niya na tumaas ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA nang malapit na malipat sa Alert Level 2 ang bansa mula sa Alert Level 3. Sa kasalukuyan, ang number coding scheme sa Metro Manila ay pinatutupad tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban sa holiday at sumasaklaw lamang ito sa mga pribadong sasakyan. So, yan pa rin yung parang tinatawag na adjustment to ng MMDA pagdating sa pagpapatupad ng number coding. Sapagkat tayo pa rin o, sabi nga, dumaraan pa rin sa hindi pagkaraniwang sitwasyon. Yan o, dahil o dati sa number coding, saklaw ho niya, pati yung mga pampublikong sasakyan. Pero ngayon o, extended ho dyan yung mga public transport, ang mga private transport lang ho ang saklaw. Every 5 p.m. to 8 p.m. no? Yung oras kung saan nagsasabay-sabay yung umuwi yung ating mga kababayan. Hindi pa raw ikinukonsidera ng karamihan ng mga overseas Filipino workers sa Ukraine na umuwi na sa gitna ng nagbabadyang pananakop ng Russia. Aminado ang isa sa mga OFW na si Cora Adahar na nagdadalawang isip pa siyang umuwi sa pangambang limitadong trabaho ang kanyang daratnan sa bansa. Sinabi pa ni Adahar na nakausap na nilang mga Pinoy ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA hinggil sa kanilang exit plan. Inabisuan na rin anya sila ng DFA na sa posibleng pag-atake ng Russia anumang araw, kaya't naghahanda na rin sila sa tinatawag na worst case scenario. Tapos sa airlines, sa ticket po, yun na sinasabi na meron daw pong, merong news na mag-i-invade na sa Miyerkules dito, ang Russia. So, pero pag tinatanong naman po namin yung mga local, syempre mag-aano po kami kahit po sa mga amo namin at saka yung mga local. Oh. Wala naman po sinasabi nila, don't mind it, wala lang yan. Dahil tinanong lang po kami kung gusto namin umuwi kasi yung decision sa amin pa rin po kasi kung uuwi naman po kami, ano naman po yung magiging siguruhan ng buhay namin. Yan po ang tinig ni Cora Adahar. Siya ho ay isang OFW mula sa Ukraine. Balita at talakayan sa DWIZ. Alas 6.53 TWIC 7 minuto bagong alas 7. Kaya makailan o mga kaibigan ay binisita ho ni ASEAN President at CEO Erica Francia ang mga benepisyaryo ng Brigadang Ayala Kaakay sa Rolling Hills, Payatas, Quezon City. Ang ASEAN ay isang listed renewable energy platform ng Ayala Group. Ang solar plant ng ASEAN sa Alaminos, Laguna ay mayroong recycling facility. Alinsunod sa layunin ng Ayala Corporation na magkamit ang net zero greenhouse gas emissions pagdating ho ng taong 2050. Kabilang naman sa mga kaakay beneficiaries na binisitan ni Francia, sina Raquel Catena, may dalawang anak at 50 taong gulang na si Leonora Francisco na may 4 na anak. Si Catena ay nagtatahi ng basahan gamit ang surplus garments mula sa Taytay Rizal, habang si Francisco naman ay tumutulong sa waste management sa Rolling Hills. Sa kanilang maliit na pamamaraan ay nakatulong sila sa pag-upcycle sa upcycle at waste management sa kanilang komunidad. Ito hong Brigadang Ayala Kaalalay, Kaakay mga kaibigan, ay isang 12-week food distribution program na naglalayong matugunan ang mahigit 10,000 pamilya sa ilalim ng programang ito ay makatatanggap sila ng 1 linggong supply ng bigas, gulay, dilata at tinapay. Ayan o ha.
Maganda ho, meron tayong mga kaagapay, no? Maagapay sa ating pamahalaan na makatulong ho doon sa mga kababayan nating hirap at patuloy hong bumabangon sa gitna ho ng pandemya. Balita at talakayan sa DWIZ. 5 minuto na lamang po mga kaibigan na nalalabi sa ating orasan na tayo ho ay sasapit na sa alas 7 ng umaga. At ito yung ating mga tagapakinig, tagapanood sa Facebook, ha? Si Halon Hailon, si Nelson Malinaw, si Lidlin Araneta, si Retlo Sevilla, si Andrea Jong, ito masuki natin ito, si Sarah Berses, si Marlon Sandaga, si Randy Santisas, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa mabuti ho kayong mga kalalagayan, ano ho. At binabati natin sa sino man ho nakakakilala, mga kamag-anakan, mga kaibigan ng aming kasama rito, si Patrol 3 Bert Mozo. Sino man ho nakakakilala, mga kasama sa DOJ, mga kaibigan sa larangan ng pamahayag, ang aming Patrol 3 Bert Mozo rito, mga kaibigan, aming yung pinapapatid sa inyo na siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday! Kuyang, alam mo na. Natapos na rito ang aming Kuya Winner. Dahil noong Linggo, tapos pinaalugan siya ni Manong Vic De Leon Lima. Mahal na mahal si Kuyang Winner. Si Kuyang Bert, mahal na mahal din namin yan. Kaya, in advance na ba? Hindi ko alam eh. Ngayon, hindi nag-a-advance yan. Si Kuyang Bert Mozo, pikon yan. Hindi mo na kailangan sabihan yan. Nagkukusa yan. Mahaba kamay niyan. Malalim din bulsa minsan. Pero mahaba kamay niyan. Kasi malalim ang bulsa dahil mahaba kamay. Kuyang, alam mo na. Happy birthday! Meron tayong 3 minuto bago ang alas 7, mga kaibigan. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maligayang kaarawan ho sa inyong lahat. Isang malupit katatapos pa lang ng Valentine's Day. Bilang ng mga Pinoy na walang love life, tumaas. Ito yung kahapon, di ba? Yung nabalita natin kahapon. Dahil survey ito ng SWS. Dahil maraming nagsasabing kontento na sila sa kanilang buhay, no? Sa kanilang estado. At sila ho ayos na sa kanilang pamumuhay, ano ho. Pero gayon pa man, syempre, hindi naman no sa kung meron kang partner o wala Hindi ba? Ang kailangan nating alalahanin dito ay ang sagot sa mundo, ang sagot sa problema ng mundo ay walang diliba kundi ang pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi naman kailangan niya na meron kang katuwang sa buhay lang di ba? Sabi nga, maraming nagpapakasal subalit hindi nagmamahal. 'Di ba? Maraming hindi nagpapakasal subalit nagmamahalan. Pero sa mata ng Diyos, ang lahat ng mga ikinakasal dapat ang lahat ng ikinakasal ay may pangunahing misyon, ang magmahalan. Dahil pag ang misyon na yan ay hindi naabot nung dalawang nagpakasal, hindi ho ano yan, hindi ho pagmamahalan ang tawag yan. Ano ho? Wala. Sira po tayo dyan. At narito na ho ang mensahe ng ating chairman, Boss D. Edgard Cabangon, kayong araw na ito ng
Martes. Nandito ho ang kanyang Valentine's Day message. Ang sabi ho ng ating boss D. Edgar Cabangon, I love you means sharing the best of who and what you are to the person you say you love. Sabi niya, ito ah, ang I love you ay hindi ang kahulugan ng I love you, salitang mahal kita, ay ang pagmamahagi ng pinakadakila mong pagmamahal sa taong pinaglalaanan mo nito. Di ba? Sabi nga eh, ang I love you na walang kaakibat na gawa ay hindi pagmamahal. Huwag lang puro salita, gawin natin yan. Sabi ng ating boss Edgar Cabangon. Thank God, and thank God. Love always, God bless. Yan po ang mensahe ng ating boss, D. Edgar Cabangon, ngayong araw na ito ng Martes. And with that, mga kaibigan, walang kakalas, walang bibitaw, tutok lang IC Balita Nationwide, susunod na! Balita at talakayan sa DWIZ!